Magandang araw mga kababayan at welcome po sa ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors. At kung bago ka sa channel na ito ay pindutin mo na ang subscribe button at bell notification button para lagi kang updated sa ating mga reviews sa iba't ibang mga kumpanya at reaction sa mga nangyayari sa ating paligid. Para sa episode na ito, ay atin na namang ipapabatid sa ating mga kababayan na naglabas muli ang Securities and Exchange Commission ng mga advisories. At ang una ay para dito nga sa kumpanyang PH Mall o PH Mall App. Ang advisory po ay nagmula sa Enforcement and Investor Protection Department ng SEC. At narito ang nilalaman. This advisory is prompted by reports and information gathered by the Commission that individuals or group of persons representing PHMall, PHMall app is enticing the public to invest in said entity. As posted in the website, so nandyan naka-highlight naman sa pula yung website. Investors can join by registering first, then they can choose from any of the 6 VIP plans with corresponding daily 20 daily grabbing orders. So for VIP 1 worth 100 pesos, this is free upon signing up. VIP 2 worth 1,000 pesos. VIP 3 is worth 5,000 pesos. VIP 4 is worth 30,000 pesos. VIP 5 is worth 80,000 pesos. And VIP 6 worth 200,000 pesos. Accordingly, investors can earn 320 pesos to 240,000 pesos monthly depending on what plan they get. Investors can also earn from direct order rebate 10% and 5% for indirect order rebate and invitation rewards from 100 to 200 pesos. And lastly, investors can also earn from shared bank financial or wealth management expert from 1% for 7 days for 7 day period of purchase and up to 5% for 180 day period of purchase. So nariyan po yung iba't ibang paraan kung paano nga ine-entice at hinihikayat ng PHMall app yung kanilang mga potential members. So napaka raming paraan kung paano kikita kapag sumali nga dito sa PHMall. But eventually, sabi dito, briefly, an investment contract, just to let our kababayans understand, ang investment contract exists when there is an investment or placement of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others, which is prominent in the scheme of PHMall or PHMall app. So, to continue, as such, the Securities Regulation Code requires that said offer and sale of securities must be duly registered from the Commission and that the concerned entity and or its agent should have the appropriate registration and or license to sell such securities to the public. Kung maaalala nyo mga kababayan, maraming style ang mga companies. Nandyan yung tinatawag nating MLM o multi-level marketing na yung kanilang operation ay nakatago sa mga products, pabango, sabon, vitamins, beauty products. Nandyan din yung sinasabi natin na cryptocurrency trading, kung saan yung mga company naman ay nag-i-invite ng mga recruit na mag-i-invest at yung company na ang mag-trade para sa kanila. Meron din yung iba
ay yung tinatawag nating CAPTCHA typing, kung saan meron ka lang kukompletuhin na parang simple operation sa computer o sa cellphone, kikita ka na. Meron din yung magsosolve ka lang ng math problem, kikita ka na. At dito naman sa kaso ng PH Mall ay parang ganun na rin dahil back office kung saan yung mga orders ay parang tinatawag nilang ginagrab tapos ipaprocess mo at yun na yung paraan para ikaw ay magkaroon ng passive income. So, marami yan, pero just the same, if you or if the company is not compliant sa government agencies, scam company pa rin po yan. Now, let's continue dun sa advisory ng SEC laban nga dito sa operation ng PH Mall. Sabi dyan, based on the commission's database, PH Mall or PH Mall app is not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license and or authority to solicit, accept, or take investments, placements from the public, nor to issue investment contracts and other forms of securities defined under Section 3 of the Securities Regulation Code. So tulad din ng mga nagawa natin na content ng mga kumpanya, ang PH Mall ay hindi rehistrado sa SEC at more importantly, wala silang secondary license upang mag-solicit at tumanggap nga ng investment money mula sa publiko. At ito yung major driving force para sa SEC para mag-issue nga sila ng advisory laban sa PH Mall. Sabi pa, further, the scheme employed by PH Mall or PH Mall app shows indication of a possible Ponzi scheme where monies from new investors are used in paying fake profits to prior investors and is designed mainly to favor its top recruiters and prior risk takers and is detrimental to the subsequent members in case of scarcity in new investors. So, a Ponzi scheme kung saan yung mga bagong recruits, maglalagak sila ng pera. Yung pera na ito, yun naman yung mapupunta doon sa mga uplines at doon sa mga nasa taas ng pyramid. At kapag dumating yung time na wala na or bihira na yung mag-i-invest, doon na mag-collapse yung Ponzi at doon na nga magsisimula ang magpaliwanag, may delay. Eventually, itatakbo na yung pera ng mga investors. At sabi pa dyan, the offering and selling of securities in the form of investment contracts using a Ponzi scheme which is fraudulent and unsustainable is not a registrable form security. The commission will not issue a license to sell securities to the public, to persons or entities that are engaged in this business or scheme. So malinaw, kapag ang kumpanya gumagamit ng Ponzi scheme, pyramiding scheme, ay hindi po mag-i-issue ang SEC ng secondary license. Kaya naman doon sa mga kumpanya na nangangako sa kanilang members na on process na, nilalakad na, ay mag-isip-isip na po yung mga members dahil sinisigurado ko po sa inyo na ang SEC ay hindi po mag-i-issue ng secondary license sa inyong kumpanya tulad nga dito sa PH Mall. Now to continue, sabi, in view thereof, the public is hereby advised not to invest or to stop investing in the investment scheme being offered by PH Mall, PH Mall app and its representatives. Those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents of PH Mall, PH Mall app in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by the said entity, including soliciting investments or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable under Section 28 of the SRC and penalized with a maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both, pursuant to Section 73 of SRC.
si Zek versus Odin Santos, GR number 195542, 19 March 2014. Furthermore, the names of all those involved will be reported to the Bureau of Internal Revenue so that appropriate penalties and or taxes be correspondingly assessed. Ibig sabihin, criminally liable ka na under sa governing laws ng SEC at ikaw din ay magkakaroon ng criminal liability under naman sa governing laws ng BIR. Kaya, mahalaga na kapag kayo ay nilapitan ng anyone, representatives, uplines ng PH Mall, ay huwag na po kayong mag-engage sa any transaction dahil nais ko pong i-emphasize na ang PH Mall o PH Mall app ay isang investment scam. Isa po silang budol at manggagancho po ang kumpanyang ito. Again, investment scam po ang PH Mall. So dito na po natin tatapusin ang ating maiksing video tungkol sa inirelease nga na SEC advisory laban sa operation ng PH Mall. Nais ko pong muli magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kasama sa United Talino Warriors. Nandiyan po ang kanilang mga YouTube channel. Suportahan nyo rin po sila tulad ng pagsuporta nyo sa inyong abang lingkod. Muli po, ito si Neon Mas ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.